Run for your life! I'll cover you! For somebody like me, I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. Mga kaibigan, pag-uusapan natin ang pinuno po ng Navy nag-enumerates po ng mga line up para sa mga acquisitions project para po sa ating Philippine Navy. Pero bago po ang lahat, shout out muna sa ating tagapanood kay hashtag Pilipino, hashtag laban COVID-19, kay Alice Atsaga, at sa pinakauli po ay kay Conrado Balubal. Marami pong salamat sa panonood sa aking video at God bless you po mga idol. Pero bago po ang lahat, don't forget to like and subscribe ang aking channel at hit ang notification bell para po kayo'y manotify sa mga bagong video ko. Salamat po! Pinuno po ng Navy nag-enumerates ng mga lineup para po sa mga acquisitions projects. Ang pinuno po ng Navy na si Vice Admiral Giovanni Bacordo nag-enumerates ang bilang ng mga paparating na acquisitions para po sa ating Philippine Navy sa panahon po ng commissioning ceremony ng BRP Jose Rizal FF150 noong July 10. Sabi ng punong Navy na si Vice Admiral Bacordo, ang pagkakaroon ng frigate sa aming fleet ay nagpapabuti sa ating pagiging handa sa pagkikipaglaban lalo na sa 4 dimension ng modern warfare. At ito ang mga sumusunod: anti-air warfare, anti-surface warfare, anti-submarine warfare at electronic warfare. Marami pa tayong mga proyektong nakahanay upang magpalakas ng modernization ng Philippine Navy na may kakayahan at handa sa warfighting force, tulad na lang ng pagkuha ng 8 pass attack interdiction craft missiles, 2 corvettes, 6 na offshore patrol vessels, submarines, tactical combat vehicles, shore-based anti-ship missile system, at shore-based air defense system. Kalagdagang kaalaman mga kaibigan, ang Philippine Air Force po ay makakakuha ng 2 kalagdagang C-130 planes sa taong ito. Ang Philippine Air Force po o PAP ay makakaroon ng 2 kalagdagang Lockheed C-130 Hercules cargo aircraft upang idagdag sa umiiral nitong fleet. Ang C-130 Hercules ay ginagamit ngayon upang magdala ng mga gamit sa medisina at personal tax na ma-contain ang coronavirus disease o COVID-19 pandemic. Pati sa aming kasalukuyang status report, ang isa sa mga C-130 ay inaasahan darating sa buwang ito o July, habang isa pa ay darating bago matapos ang taon para yung wala natupoy na oras sa pagdating, sinabi ng tagapagsalita ng Department of National Defense na si Arsenio Andulong sa isang mensahe sa Philippine News Agency noong Thursday. Ang gastos sa acquisitions para sa 2 C-130 ay umaabot lamang sa halagang 2.5 billion pesos. Ito ay pinunduhan ng Pilipinas na gambag sa 1.6 billion at ng US sa pamamagitan naman ng FMF Foreign Military Financing Program na nakakahalaga lamang na umabot sa 900 million pesos, dagdag ni Andulong. Ang US FMF program ay nagbibigay ng mga grants at pautang para po sa acquisition ng US defense equipment, service at training. Mga kaibigan, maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video and don't forget to subscribe at like ang aking video at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong video ko at paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page CyberTech08 Vlog na sa ilalim po ang link. Salamat po, sa uulitin. Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you.